Ika-isa ng Pebrero, Biyernes, sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "May hahambing ang kaharian ng Diyos sa paghasik ng isang tao ng buto sa lupa. Tulog man siya o gising, sa gabi o araw, sumisibol ang binhi at lumalago nang hindi niya namamalayan. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito. Unay ang usbong, saka ang uhay, at ang butil na humihitik sa uhay. At kapag nagbunga na ito, agad siyang magpapadala ng karit sapagkat sumapit na ang anihan." At sinabi niya, "Sa ano natin maikukumpara ang kaharian ng Diyos? Sa anong talinhaga natin ito may pakikilala? Natutulad ito sa paghasik ng buto ng mustasa na pinakamaliit sa mga binhing inihahasik sa lupa. Ngunit pagkahasik nito, tumataas ito at lumalaki, nahigit pa sa lahat ng gulay at nagsasanga ng malaki hanggang sumilong sa kanyang lilim ang mga ibon ng langit." Itinuro niya sa kanila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhagang gaya nito ayon sa kakayahan ng kanilang isipan. Hindi siya nagturo sa kanila nang hindi gumagamit ng mga talinhaga. Ngunit nilinaw niya ang lahat sa kanyang mga alagad nang sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may hahambing ang kaharian ng Diyos sa paghahasik ng isang tao ng buto sa lupa, sa paghahasik ng buto ng mustasa. Dalawang katangian ng kaharian ng Diyos ang ipinahihiwatig dito. Una, ang mahiwagang unti-unting paglago ng kaharian ng Diyos na hindi karaniwang lantad-lantad sa paningin ng mga tao. Hindi man nakikita o napapansin ng tao, tiyak namang masigasig at mabisang kumikilos ang Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian hanggang sa maging hayag na sa lahat ang pamumunga o pagtatagumpay nito sa sanlibutan. Ikalawa, nagsisimula ito sa maliit at simpleng katayuan na mukhang hindi maaasahan, pero sa takdang panahon, ito ang magiging tanggulan, kanlungan at tahanan ng lahat at ng sinumang mga ngailangan ng mga pagpapala ng Diyos. Pagsasagawa, huwag masiraan ang loob sapagkat may malaking gantimpala ito. Kailangan niyong magtiis sa pagtupad ng kalooban ng Diyos para makamit ang ipinangako.